Ina-accuse ka ng BIR na meron kang undeclared sale. Okay, so ipaliwanag ko sa inyo yung sources na ginagamit ng BIR, yung technique na nagpapahirap sa'yo. Napakasimple lang po kung papaano ito sagutin at makikinabang po ang mas maraming Pilipino kung ito pong video ito ay ilalike ninyo. Bakit ko po pinalalike sa inyo? Because I want everybody na magkaroon ho ng eksperyensya at kaalaman kung papaano ho hinahawakan ang undeclared sale. Ang undeclared sale ay makikita nyo ho yan sa maraming manifestation katulad ho ng notice of discrepancy. Itong pinakikita ko sa inyo ay preliminary assessment notice. So titingnan ho ninyo, very glaring naman itong kulay pula. Undeclared sale, 5.2 million. Ang ibig lang hong sabihin yan, meron ho kayong potential na magbayad ng mga 1.7 million sa income tax. Hindi lang ho yan, makikita ho rin nyo yan sa value added tax, 5.2 million. So may potential ho kayong magbayad ng mga 600 to 700 1,000 watt deficiency. Huwag ho kayong mag-alala, mga ka-taxpayer kong mahal, at wag ho kayong matakot. Madali lang naman po ang analysis dito. So kung kailangan ho nyo ng tulong at kailangan ho ninyo ng mga templates para ho sa mga undeclared sales ho ninyo, available ho yan. Nagbebenta ho tayo. It starts at 2,500 pero maaaring mag-increase ho yung price. So, pag-aralan ho natin. Ang sabi dito, Schedule 1. Yan, dalawang schedule. Schedule 1, Schedule 1. So, ibig sabihin, pag sinagot nyo yan, isang sagutan lang yan. Okay, so pupuntahan ho natin mga ka-taxpayer kong minamahal, nasan ho ba yung Schedule 1? Sa details of discrepancy na may dalawang pinagmulan yung undeclared sale. Kung mapapansin nyo, ayun din yung amount. Galing ho siya sa third party information at galing din po sa sales per book. At ang kinumpara ho, kung mapapansin nyo, summary list of sales. Pag-usapan muna ho natin yung number one. Ang ibig ho kasing sabihin ng TPI, yung customer po ninyo ay nag-submit sa BIR ng summary list of purchases. Yung summary list of purchases ay summary list of sale ho ninyo. So, ang ginawa, yung SLP versus SLS. So, ito po, pwede nyong i-check. Pwede nyo na hong hindi i-check. Nasa sa inyo ho yun. Pero ang basic ho dito, ito. Paano ninyo pasisinungalingan? Ibig sabihin ho ng pasisinungalingan, paano nyo patutunayan na ang BIR official ay sinungaling? Sinungaling. Okay. Nire-remind ko lang kayo, 90% ng mga BIR officials ay hindi po pwedeng pagkatiwalaan. 90%. Let me explain. Karamihan ho dyan ay incompetent, karamihan ho dyan ay walang alam, at karamihan ho dyan nagpe-pretend na sila po ay mas mataas sa inyo. Sa totoo lang ho, mas mataas ho kayo dyan. Pasinungalingan ninyo na yung third party information ay mali. Yung number two na pag-uusapan ho natin, ito pong sales per book. O, kinumpara ho yung libro ho ninyo, yan yung subsidiary sales journal na ginagamit ho ninyo o sales book sa summary list of sales ninyo na sinagmit sa BIR. So, madali rin ho ito. Maaari ninyong i-validate yan o hindi. So, nasa sa inyo ho kung anong gusto ninyong gawin. Pero ang dapat ninyong pasinungalingan o dapat ninyong patotohanan, number one, kung pasisinungalingan ho ninyo, mali yung sales book. Kung patotohanan ninyo, dapat itong 24 million na yan, patunayan ninyo na naka-report.
sa appropriate BIR form. Ganun lang ako kasimple yun. Okay? Kung gusto nyo hong maging mentor ako, tuturuan ko ho kayo, eh may bayad lang ho yun. So, itong hinawakan ko hong ito, wala hong binayaran yan, sir. Wala. Sarap, sarap. Ang sarap. Ulit-ulitin yung experience. Nag-umagaan ang puso ko. Isip ko, walang binayaran. Hoy, walang binayaran. Ibig sabihin, yung BIR official dito, 90% pretending to be competent. So, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you sa next video.